Welcome sa ikalawang yugto ng video na ito sa klaseng bato na ito. Paano i-solve at hanapin itong pattern na formang C at formang C combination to heart at butas siya dito sa ilalim, ibig sabihin is tunnel. At sa C form na to, na forma rin siya sa coding, tunnel at formang C siya dito. Combination siya dito. At ayun. Formang spade or triangle na ganitong forma yung bato. So paano siya hanapin? Through actual, mga idol, dahil ito yung sinasabi ko sa part 1 na hugis ni Chu o Panchun na maliit at mahanap. Ang tinitingnan niya dito, ito yung parte ng bato. Ibig sabihin, ganito kalaki ang ibinaon dito sa parte na ito. So paano siya hanapin ang combination of C compared to actual area? Paano ko ba siya nalaman at saan siya nahanap? Dahil sa binanggit ko sa part 1, gamitin mo lang yung human face or animal face para ituturo kanya sa tunay na travel. Kailangan paikot mo siya, titignan, kukuha ka ng isa, dalawa to tatlong angle sa parte na ito, sa hugis ng bato na to. Saka mo malaman kung saan yung travel direction niya. Kagaya niyan, mga idol, mukha siya ng tao, talagang dito siya nakatingin. Una, tinitignan niya dito, pero kailangan travel mo papalayo yung tinitignan niya. Huwag lang isang angle o direction lang. Isang direction lang yung titignan niya, babasihan mo, dahil dito siya nakatingin lahat. Pero huwag isang object lang titignan. Kailangan buo, malayo, dito, straight. Yun tinutukoy. Ibig sabihin, dito banda, mahanap ang formang C with heart combination na formang may pagka-triangle ang combination na dito. Ito siya. Ito, dito mo siya na parte mahahanap. Ito na parte. At itong litrang C, dito mo rin parte mahanap. Ayan siya. Dahil naka-slanting yung forma at malubak, ibig sabihin sa malubak na parte na to, sa malubak siya inukit itong klaseng mga marker na to, legit marker. Ibig sabihin, mabato ang lugar. Ganito ang meaning niya. So, formang C combination, mga idol, ito lang. At ito, mahanap ng tunnel. Ayan siya, mga idol, oh. Yan. Yung litrang C combination, yung C combination yan at ito ay halos magkadikit lang. Kaya mabilis lang siyang mahanap at makita kung saan yung pattern. Yung pattern na yon, yun ang inukit doon sa yung pattern na yon, yun ang inukit sa marka na yon. Kaya dito tayo, dito natin hahanapin sa tunay na actual kung paano na ginawa yung pattern. At paano din natin i-solve ito? So, di muna tayo direkta doon sa kayamanan, mga idol. Importante, masintro natin dahil malalaking bato dito. At sigurado, malaking trabaho at financial to. Solve lang natin to pattern. So, kung sa C form na tinutukoy ko, ito lang yung mga malalaking bato, mga idol. Malalaking bato na nagkahilira. Papunta doon si Babaw, nagpormang litrang C. Kung ano yung posisyon sa bato na yon na formang litrang C, ganun din yon sa actual, parehong pareho naka-curve. So pagpakita ko mamaya, bat open yung formang C doon at dito, dahil open siya, dahil may mga bato na medyo malalim kaya open. At sa heart na naka-invert doon na may pattern of C, ito lang siya, mga idol, na may pagka-triangle. Ayan, oh, katabi lang, nasa marker katabi lang. Ayan, oh, C at triangle with heart na may pagka C pattern shape na inukit dun sa marka. Ayan, oh, C. Litrang C, heart na may pagka triangle, mga idol.
So, kita natin para sa mga diskontento. Ayan, yan yung formang heart. Ang forma ding C at may pattern din na triangle. Kung titingnan natin sa malayo, ayan yung formang C. At yung bato na sabi kong spade or para siya may pagka-shaped na triangle, andun mo lang siya makikita sa ibabaw. Kahit na di mo gamitan ang compass, matutuntun mo lang sakto ang hinahanap natin. Dahil lahat ng marka, kinocompare natin through actual area. So, pahirapan lang to na trabaho mga idol, ha? Ayan lang, oh. Yung combination. Ayan, oh. Ilagay sa gitna. Yung sinasabi kong formang spade. At yung point niya dito, ayan, oh. Yung parang mahaba din na bato. Forma siyang spade, ayan. Or triangle form. At yung nicho na parte na klase doon, ayan din yung combination ginawa dito. At mapapansin niyo dito sa marka doon na tinutukoy kong tunnel. Tignan niyo, naka para siyang sinadyang nilagyan ng mga bato na halos pareho kalaki para hindi siguro guguho ang tunnel dito, mga idol. At kung saan ito sentro, titignan mo ding mabuti sa parte nito kung saan yung pointer sentro ng tunay na treasure spot. Kasi kung di ka pwedeng dadaan dyan, kasi kung natabunan ng baha, natabunan na kasi ng baha, pwedeng dito ka dadaan. Depende sa sitwasyon, sa pagbasa mo lang, sa pag-analyze, matutukoy mo na kung saan yung sentro. Ganun siya. So balikan natin yung pattern marker. So yung sinasabi kong open. Ganun na siya kabilis mga idol, kaya hindi na kayo mabibitin dito sa video na pinapaliwanag ko. Sa mga bukas na isipan, mabilis niyo maintindihan ang pinapaliwanag ko. Sa mga ayaw pa maragdagan yung mga kalaman, so wala na po akong problema sa inyo. Nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo o hindi. Ito, naka-elevate na ba to? At saka ito, malalim din dito, dalawa. Kaya sinasabi ko sa inyo, open. Dahil dito may katabing malaking bato. Ayan o. Ayan, formang form of C dito. At yung C form with heart na may pagka-triangle. Ayan siya. Itong malaking bato na to mga idol, para siyang dalawang klaseng tao. Guerrilla at saka kung pabaliktad para siyang Optimus Prime, yung tao naka galit dito, nakatingin sa likod niyan. So ayan siya mga idol, combination to C form with heart na may pagka-triangle. Kita na natin, napakikita ko sa inyo, ibig sabihin nasa likuran, nasa likod ng malaking bato na yan, doon yung pwede ka doon dadaan. Kasi kung dito ka dadaan sa baba dyan, so pwedeng natabunan na, pwede ka rin maipit kung baka sakali. Yan yung meaning. At saka yan, mahaba-haba din yung butas na tinutukoy kong tunnel. So ang para maintindihan mo lang, maliban sa basahin mo yung marka doon, para mayroon talagang kasiguruhan, kailangan na kung mabasa mo dito sa loob ng dot na to, lininisan ng mabuti at saka makumpare mo doon sa tunay na sentro doon sa tunnel sa ibabaw, kung saan yung human face din nakaharap, nakadungaw, kung saan nakatingin, doon na talaga yung sentro, doon yung tunay na dadaanan. Pero hindi yan isisintro nila mga idol, ha? Kailangan ang gawa kasi nila, kailangan susundan mo talaga at ng dinadaanan nila. Maraming pahirapan, pero ina-assure ko sa iyo, walang pinapakita dito na bomb or poison dito. Malalaman naman natin dahil sa forma at sa klase ng bato. Doon sa parte na yon, kung may makita ka sa ibabaw, kung hugis, snake, or bungo ba na di ka nice-nice, parang galit, or ahas ba na nanunuklaw, o anong klase na hayop na yon, basta wild, ibig sabihin is poison. Pwedeng malason ka kung ganun.
Pero inassure ko sa iyo, basta ganitong klaseng basa natin, hindi natin may encounter yan, mga boss. At ayan, itong combination na C, kita na natin bakit sinasabi kong open at naka-elevate, ito siya. Dahil yung tinutukoy kong malaking bato sa likod niyan, doon sa likod, ito siya dito na parte. Kaya open dito, malawak. Ayan siya, mga idol. Sana may nakuha kayong dagdag idea sa full video, part 1 at part 2. Sa video na to. Kung hindi nyo pa nakita ang part 1, balik kayo sa part 1, makita nyo. Kasunod lang ang video na to. Makikita at maintindihan nyo yung tinutukoy at sinasabi ko. Maraming salamat at God bless. Hopefully, sana naka-subscribe lahat, mga idol. Para lahat masaya.